na nakahanda na yung mga books niyo, yung mga ballpen niyo. welcome po sa mga bago. Yung iba po is walang mukha kasi nasa work. Yung iba nasa Pilipinas, may nang internet. Okay lang po yan. Dali, nakalive po tayo sa Facebook. Isisin ko lang para kuan, sayang yung oras para yung watch hours. Okay, so here we go. Sinong excited sa mensahe ngayon? Nasang kamay. Yan. So ang title po is Peace Be With You. Hindi, joke lang. Peace lang. Kapayapaan. So sino pang gustong mabuhay na may kapayapaan sa buhay na to? Sinong gustong mabuhay na may kapayapaan? Kasi mahirap po kasi mabuhay na walang kapayapaan eh. Mahirap matulog, no? Kahit maganda yung bed mo kung walang kapayapaan, alas 4 pa lang dilat yung mata mo eh. So, importante po na may kapayapaan. Ang magandang halimbawa na may mga kapayapaan is yung mga bata. Yung mga 1-year-old, 2-years-old, yan, sina Zion, si Light, yan. Si Ethan, may kapayapaan yan eh. Kaya nga kahit naghuhubad ng mga yan, nagsisigaw, walang pakialam. Kasi may kapayapaan. Pero nung lumaki na, naging adult na, ayan na, ayan na, ayan na. Di ba? Sa mukha nyo pa lang, nakita ko, naku, parang maraming walang kapayapaan dito. Eh. So panalangin ko na after tong message na to is magkaroon na kayo ng kapayapaan. Amen? Na kahit anong bagyo na pinagdadaanan, ay kailangan may kapayapaan. Amen? So kung katabi mo, kung may katabi ka man, sabihin mo, sana'y magkaroon ka na ng kapayapaan. No? Kasi sa buhay na to, ang dami pong gagamitin ng kaaway para hindi ka magkaroon ng kapayapaan. No? So yan pong mensahe natin. So punta po tayo sa Romans 5. Romans 5, romance, di ba? Joke, romance lang, hindi romance. Romance, di ba? Oh, ayan na, ayan na. Sorry po. Romans 5 verse 1. Nasa Old Testament po yan. Baka hindi nyo pa alam ha. Of course, New Testament yan. Romans 5 verse 1. So ito, sino yung mga wala dito? Ayan na, may mga pumapasok. Raquel Dizon, praise God. Sis Nizel, welcome po. Sino pa yung mga bago dito? Welcome po sa mga bagong pumapasok. Of course, si Sis Blainley na anak ni Mami Mercy. So, yan. So, nakita nyo naman siguro na sa kwan, sa yung message ay yung chapter, no? Yung sa Romans 5:1. Sabi niya sa Romans 5 verse 1, ako na po magbabasa para himay-himayin natin. Sabi niya dyan sa Romans, there, 5 verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Oh, di ba? Sabi niyo diyan, nagkaroon na daw tayo ng kapayapaan nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus. So, nung tinanggap mo pala ang Panginoong Hesus, meron ka ng kapayapaan. Dati, unbeliever ka, wala kang kapayapaan. Okay? Dati, masaya ka lang kung may happenings. May birthday, inuman, after nun, wala na naman. Pero para pala magkaroon ka ng peace sa buhay or kapayapaan, ay kailangan tanggapin mo ang Panginoong Hesus. So I believe naman. Tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Amen. I believe naman na lahat tayo dito is mga believer na. So I believe na meron ng kapayapaan sa buhay natin. Pero ang tanong kasi dito is, Pastor, actually, parang disagree ako dyan, Pastor eh. Kasi bakit nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus, wala pa rin eh. Well, sasagutin natin yan, yung tanong nyo. May mga ganun yung tanong eh. Meron naman yung, of course, meron pa rin problema talaga. Pero andun na. Yung hindi mo na-experience since birth, na-experience mo na mula nung tinanggap mo. Kagaya nun. Yung presensya ng Panginoon, hindi mo naman naranasan yun nung kwan eh. Pero nung naburnaging ka at na-encounter mo, grabe pala.
Iba yung presensya ng Panginoon. Kasi dati, nung old faith tayo, pumupunta man tayo, umiiyak, pero emotion lang yun eh. Pero iba yung pananampalatayan natin ngayon through the Lord Jesus Christ, na na-experience mo yung presensya niya, at the same time, meron ka ng kapayapaan. Pero sabi ko nga, Pastor, sa totoo lang, tagal-tagal ko ng born again, wala pa rin kapayapaan eh. So alamin po natin ngayong hapon. I believe na after itong mensahe na to, meron kayong matututunan, meron po kayong mababaon habang buhay na i-apply natin. Ano yung cause bakit ang isang tao hindi nagkakaroon ng kapayapaan? Okay? So, sabi niya sa verse 2, Romans 5 verse 2, through him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand, and we rejoice in hope of the glory of God. Sabi niya doon dito, at dahil dyan, tayo'y nagagalak at may pag-asa na makasama habang buhay. So, sino po dito yung bless ka na kahit anong bagyo na pinagdadaanan mo ay makakasama mo ang Panginoong Hesus habang buhay? Amen. Taas ang kamay. Kasi, huwag niyo pong ilagay sa isipan niyo na save ba ako? Kailangan, true faith, save ka na, kailangan na mag-obey ka. No? Kailangan kung ano yung nasa Word of God, gawin mo. So, punta tayo sa Romans 5 verse 3 at dito po natin didiinan yung mensahe. Sabi niya sa Romans 5 verse 3, not only that, sabi niya, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Oh, grabe, no? So, nung tinanggap mo daw ang Panginoong Hesus, nagkaroon ka ng kapayapaan, hindi lang yan. Sabi niya, we should rejoice in our sufferings. Grabe, no? Kapayapaan tapos suffering, parang komplikado naman yan, Pastor. Oh, ito ang tanong. Alam niyo po, sa buhay na to, nasa Bible naman yan eh. Believer or unbeliever will experience sufferings. Nasa Bible yan eh, di ba? Pero hindi yun ang topic natin, no? Hindi yun ang didin natin. Pero nakita mo dito sa verse na to, sa una pa lang, binigyan ka na ng kapayapaan. And then, pangalawa, makakasama mo habang buhay. And then yung pangatlong verse, may suffering. So sabi ko parang grabe. Oh. Pero ito ang tanong, sino pong nakaka-experience ng suffering mula pinanganak? Amen. Tapos ang kamay. Abnormal yung hindi naka-experience ng suffering. No? Abnormal ka. Sa totoo lang po. Kaya po sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan daw we should rejoice in our sufferings. Sabi niya pa dito, knowing that suffering produces endurance. Okay? Alam niyo po, sabi niya dito, kung may suffering daw, marunong ka nang magtiis. So yun ang kagandaan po. Sino po dito yung nagkaroon ng suffering? Kasi hindi ka pwedeng magtiis kung wala kang suffering. Tama? So nakita mo dito, nung naging believer ka, dumaan ka sa maraming suffering, in general na yan, and then marunong ka na rin magtiis. Yan po yung sinasabi ng Bible eh. So, ang suffering or hardship or distress or sa Tagalog pagdurusa, eh normal lang yan sa buhay. Pero ang kagandahan ngayon, marunong ka nang mag-dance. Tignan mo ah, bigyan ko kayo ng halimbawa. Maraming kapatid dito, 6 na buwan, mag-iisang taon na ngayon, walang trabaho. Suffering yun. Pero marunong silang mag-dance. Andun pa rin yung kapayapaan sa buhay nila. Nakakapagpatawa pa yan. Alam niyo yung magaling magpatawa dyan, sa totoo lang, may mga problema din ng mga yan. Akala niyo siguro, ako nakakaalam kasi siyempre akong pastor niyo. Nasasabi rin nila sa akin. Pero it's between me and them lang naman. Pero nakita ko, parang nababalance nila eh. Yan si Mami Mercy na yan, kahit ganyan-ganyan lang, may pinagdadaanan din yan eh. Pero makita mo, may kapayapaan. Amen. Lahat tayo dito, may mga suffering, pero nagtitiis din, marunong na tayong magtiis. Number one, hindi ka kasi pwedeng magtiis na walang kapayapaan. Okay? So mamaya, pagkuhanan po natin. Sabi niya sa Romans 5 verse 4, and endurance produces character, and character produces hope. Or sa Tagalog, ang pagtatyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Ayan. So napansin ko dito mga kapatid na wait,
Sandali, may nawawala dito. Sorry ha. Napansin ko dito, na nung naging Kristiyano na ang isang tao, iba na siya. Kahit i-compare mo yung buhay niya nung nagsasuffer siya, nung believer siya, alam niya nang i-handle. Okay? Pero ang tanong, bakit? Ito po, bakit ang isang tao ay nagsasuffer? Okay? Itong mensahe ko na to, isiship po natin doon sa may babasahin po tayo. So akala nyo siguro ang message kapayapaan. Bakit ang isang tao, believer or unbeliever, minsan nag-i-struggle, maraming suffering? Kasi kailangan marunong kang mabuhay, kailangan maging wise ka na kagaya ng ants. Ituturo ko to, hindi tayo masyadong, hindi sa spiritual, ibabalance ko kasi nasa abroad po kasi kayo lahat. Gusto ko na matutunan nyo to. Ayaw ko na maulit yung pagkakamali ko at yung pagkakamali ng iba na matagal dito. Sa panahon ngayon, kailangan marunong kang maging ants. Okay? So basahin po natin dito yung Proverbs 30 verse 24. Sabi niya sa Proverbs 30 verse 24, okay? Sabi niya dito, poor things on earth are small, but they are exceedingly wise. Apat daw ang maliliit dito sa mundo, pero wise sila. Ngayon, ang kukunin ko lang dito ng halimbawa is yung ants. The ants are a people not strong, yet they provide their food in the summer. Okay? Ngayon, pupunta tayo, atras tayo sa Proverbs 6 verse 6. No? Punta kayo sa Proverbs 6 verse 6. Sabi niya dito, go to the ant, O sluggard, consider her ways and be wise. 7, with having any chief, officer, ruler, leader, but they know how to invest. Ito po, makinig dito. Gusto kong isingit po to, itong ants na to, kasi nakita ko po, for the past years na nasa abroad po tayo, bakit ganun? Maraming tao, maraming punta ka lang sa satwa, kahit sa satwa lang o sa karam, maraming tao na survival. Okay. Bakit kaya maraming taong survival kahit Kristiyano? Ito po yon. Makinig po dito ah. Kaya walang kapayapaan eh. Nakita niyo po, tagal-tagal dito, 5 years na, 3 years na, 7 years. Pag sinabi pong survival ang isang Kristiyano, ang isang tao, alam mo yung magsasahod na siya katapusan at 25, wala nang pera, ang gagawin niya, mangungutang sa kaplatmate niya or kaibigan niya. Brother, pautangan ng 200 kasi 5 days na lang naman katapusan, babayaran, wala nang pangkain. Ang tawag doon, survival. And then habang tumatagal, after 2 months, makinig dito ha, tignan niyo ako. After the next month, aba ente at 10 days, brother, pautanga 10 days lang naman eh. Walang makain. Wala na akong pangpetrol. Oh, aba ente. After 3 months, a 15, brother, sister, pautanga 2 weeks lang naman. May sahod na babayaran ko. Kailangan magpadala. Tawag doon survival. Hanggang patagal ng patagal, isang buwan, hindi niya pa nakukuha yung sahod niya, nangungutang na. Ang tawag doon, survival. Makinig mga kapatid. Alam niyo po, maraming survival na Kristiyano. Kalimutan na natin yung mga unbeliever. Ang nakakatakot, alam mo ang word of God, bakit hanggang ngayon survival ka? One day po, pinagdadrive ko si Bishop Tid Malangin. Ako po kasi ay mahilig na mag-drive ng mga pastor. Kasi pag ako, pinag-drive ko yan, hindi lang yung i-bless ko, pero yung wisdom nila, yung mga naisishare nila habang nagda-drive ako, marami akong natututunan. So one day, pinag-drive ko siya, nag-preach po sa church ni Pastor Bobby. Nagulat nga si Pastor Bobby, ikaw palang driver ni Bishop Ted. E si Bishop Ted Malangin, ang gift nun is deliverance. Yung talagang ang mga preaching niya is yung mga dapat matanggal yung curse sa buhay. So, nagpipreach po siya sa Abu Dhabi. Ang preaching po niya,
is yung mga may utang, yung may mga credit card. Eh, alam mo naman dito sa UAE, ang daming mga may credit card, di ba? So, imagine, 22,000 Pilipinos nakakulong dito sa bansang ito dahil lang sa credit card. So, talagang talamak. So, ito na. Nagpipreach mo siya. Ang preaching niya, na kailangan makat yung curse yung utang kasi galing daw sa yung lulo mo may utang, yung parents mo may utang, hanggang ngayon ikaw may utang. So kailangan makat yung kasi for generational curses eh. So ako naman without this knowledge, that was last year, tinatamaan ako kasi may credit card ako. Talagang islip ako sa utang. Ito na, mag-altar call. Eh marami kaming mga pastor doon na nag-attend. Lahat ng mga pastor, baba, tulungan niya ako, i-deliverance natin itong mga membro, 100 plus, mga 150. Isabi ko, Lord, paano ako bababa doon, maglilihans, ako nga may utang. So ang ginawa ko, kasi ma-pride ako, lumabas ako pare. Pumunta na lang ako sa toilet, habang nag-altar ko, dinideliverance yung mga tao, pumunta ako sa toilet. Pagdating ko sa toilet, nasuka ako pare, nag-deliverance ako. Mag-isa ako, praise God, 3 months ago, na-close na yung mash rig ko. Hallelujah! So ngayon, next month, tapos na yung kaisa-isang credit card ko, wala na akong utang. Hallelujah! So, alam niyo po, 8 years nag-suffer ako sa isang credit card. 6 years sa isang loan, ay 5 years. Grabe! So ngayon, kaya ako ituturo to, para huwag niyong... Sino po dito yung may utang? Taas ang kamay. Baka nagtuturo ako dito, wala pala kayong utang. Taas ang kamay. Be honest. Wag ma-pride. Sino dito may utang? O yung hindi po nagtaas ng kamay, utangan natin ng mga yan. Ayan. Lahat pala may utang. Yun. Good. Very good. Si Sislin din lang walang utang. Sislin din, pautang naman dito. Okay, ito. Mga kapatid, makinig dito ha. Ituturo ko to. Para walang mangungutang sa bangko, walang mangungutang kay sister, walang mangungutang kay brother, at lalong walang mangungutang kay pastor. Amen, amen. So ito, sino dito yung excited na pastor? Ito na yung breakthrough ko ngayong gabi. Amen? So kailangan din, kasi alam mo sa totoo lang, maraming Kristiyano walang kapayapaan kasi ang daming utang. Nabubuhay ng survival. Alahin mo yun. Tinitipid mo yung bibili ka ng itlog dun sa Wison, yung 30 talaga hanggang D1 dito. Tapos ninakaw yung pang D16. D16, wala ka ng ulam. So, ang hirap eh. So ngayon, after tong misis na to, I pray na hindi na tayo utak survival. Alam mo yon yung kahit may COVID, hindi ka dapat nawawalan. Dapat ikaw yung nagiging blessing. Okay. So, si Kwan dito, si, I believe, si Sis RB. Okay lang ba? Si Sis RB, wala nang utang yan eh. Amen, praise God. Pautang naman. Yan, alam mo, yan, ang mga yan. Kilala ko yung iba dito, okay lang itestify ko. Kasi free na sila eh. Wala na silang utang eh. Pero, alam mo, ang hirap na ma-slip ka sa utang. Wala kang kapayapaan. Kahit alam mo na ang mga 100 na verses yan. Kahit alam mo, scripture na Matthew 6:33. Kung marami kang, alam mo, ito ha, kaya ko kinunik to para maintindihan nyo. Nag-usap kami, bakit kayo maraming ganun, maraming survival? Pero ang sabi niya sa John 10:10, basahin natin sa John 10:10 muna. John 10:10. Okay. Kasi sabi niya dito eh, dapat kung ano yung nasa Bible kasi, yung mga anak niya, hindi dapat naghihirap eh. Eh ngayon, bakit ako naghihirap for the past years? Nakita ko, may mali kasi akong desisyon. Okay, sabi niya sa John 10:10, basahin ko ha. Okay, bakit napunta ako sa loop? Yun, sorry naman. Ang sabi niya sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Alam mo, ang kaaway daw, pwede niyang i-steal yung kapayapaan mo, pwede kang patayin, pwede kang i-destroy. Pero sabi niya, but the Lord says, I came that they may have life and have it abundant life.
So ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon sa mga anak niya, magkaroon ng buhay na abundant. Sino yung gusto dito ng abundant? Abundant. Okay? Kasi, pag sinabi kasing abundant life, ano? Ano ba Tagalog ng abundant life? Tulungan niyo ako. Pag sinabi, i-message niyo dyan, ano bang Tagalog ng abundant life? Oh, message na, bilis. Pag sinabi kasing abundant life, ay hindi ka dapat survival eh. Ba't wala pang nag-message sa chat group? Anong masaganang buhay yan. Praise God. Sino yan? Si Mary Joy Eva. Yan. Mary Joy Eva, kunin mo yung 200 dirhams dito, love gift mo, ikaw na una eh. Okay, ito po. Kailangan daw, magkaroon ka ng masaganang buhay. Pero bakit? Natanong mo na ba sa sarili mo? Napabasa mo, sinasabi niya sa Deuteronomy, you are the blessing, not a curse. You're going up, not going down. You are the lender, not the borrower. Pero bakit parang baliktad? Bakit ganon? Ito pala yon. Number one, kailangan maging utak langgam ka. Okay. Ito practical to, ha. Hindi networking to. Alam nyo ba, 2006, andito na ako. Ang sahod ko nung 2006, 700 dirhams. Ngayon, kahit kasi anong sahod mo, 700, 1,500, 3,000, 5,000. Nakakalimutan kasi natin na tayo kasi masyadong, andun, praise God nga, maging breadwinner ka. Pero simula ngayon, ang tanong kasi dito, kasi nasa abroad ka, nakakapagsiparate ka ba ng, kaya mo ba na magsiparate ng 300 dirhams, yun ay hindi mo magagalaw hanggang magpurgod ka. 300 dirhams monthly. Ayan, yan ang tanong muna eh. Kung 5,000 ang sahod mo, imposible na hindi mo kaya ng 500 dirhams. Imposible yan. Kung 5,000 ang sahod mo, imposible na hindi ka makapagtabi ng 500 dirhams monthly. Hindi mo gagalawin yon. Okay? Ngayon, ako kasi, napansin ko, sabi ko kay Pastor Ramil, alam mo, wag may pera ako, nagagalaw ko, na ipapamigay ko, na ipapautang ko. Ang hirap pag magpautang ang pastor, ang hirap maningil, na ikaw pa nahihiya. So, hindi, ipag-pray mo na lang na itouch ng Holy Spirit. Kung tinatouch ng Holy Spirit, wala pa rin, hindi pa rin, thank you na yon. So, sabi kay Pastor Ramil, alam mo, bili na lang tayo ng gold. O yan, after 1 year, maraming gold na naiwi si Pastor Ramil. Kung kayo, mag-invest kayo, tutulungan ko kayo. Kung hindi nyo kaya, kasi pag nasa account nyo, nagagalaw nyo pa rin, mag-invest kayo ng gold. Meron akong mga kakilalang kaibigan dito, ang daming mga gold. Diba? O hindi, kailangan talaga yung discipline, 500. Ngayon kung ang sahod mo, 2,500, imposible hindi ka makapagtabi ng 200. Halimbawa, pamilya sa Pilipinas, ito lang talaga ang kaya ko. Halimbawa, 1,000 o ito lang 800, yung 200 para sa iyo. Kasi tignan niyo ang daming umuwi galing just imagine ang daming umuwi. Meron pang umuwing kapatid kahit 1,000 piso, kahit 70 dirhams walang pera sa airport. Ilang taong ka na dito? 5 years. Kasi nga daw every end of the month talagang pinapadala lahat. Wisdom din. Oh. Simula ngayon. Kung hindi niyo pa nagagawa 'yan, number one kasi na gawin nyo, tignan nyo ha. Kung nagsasahod ka, pag ang daily mo 100 dirhams, kumusta ang gastos mo ng daily? Baka ang sahod mo 100 dirhams daily, tapos ang gastos mo 120. Maging survival ka talaga dyan. Mangungutang ka talaga. Dapat kung 100 ang sahod mo daily, dapat ang gastos mo naman daily, 50. Oh, meron yung 70, 20, 10%. Of course, number one, wag nyong gagalawin yung 10%. Ito ang problema. Alam nyo kung bakit naging survival ang Kristiyano? Pati yung 10% na nanakaw nila. Yung iba pa, inuutang. Yun ang problema. Number one na wag nyong gagagawin yan, ha? Tignan nyo po yung nanay ko. Sabi ng tatay ko, believer na yung tatay ko. Wala na kaming makain nun. Eh, meron naman yung tights mo dyan. Hindi ipalingki mo na. Ay, wag kong gagawin yan. Hindi niya talaga gagawin. Pupunta Sunday, ibibigay. Pagbalik, ang daming grocery. Kasi meron nang magbibigay, nagagamitin ng Panginoon. Minsan, testing lang pala. Minsan tayo, grabe, napipigay spiritual. Napunta ka lang sa ibang bansa, hindi ka na nagta-tights.
Praise God, yung pumunta sa ibang bansa, hanggang ngayon nagtatayt sila, nagpapadala. Mga kapatid, mag-isip po kayo. Huwag niyong pwedeng i-contradict ang salita ng Diyos. Okay? So ngayon, kung gusto niyo na hindi, sino yung, dito yung tao na gusto niya magkaroon ng kapayapaan muna, kapayapaan, tas ang kamay. Yung mabuhay na may kapayapaan, ayan. Sino yung gusto niya na hindi niya mabuhay ng survival? Alam mo yung, grabe, every third week, fourth week, wala nang ulam. Saka ka lang nag-uulam ng lechon pag first week. Alam mo, dapat daily yan kasi abundant, masagaan ng buhay, kahit anong araw, kahit wala pang sahod. Dapat maganda, nakakapag-ipon ka na kasi nasa abroad ka eh. Oh, pero bakit hindi nangyayari? Kasi nga, ang problema, namana po natin yan sa pinanggalingan natin. Imagine po, yung tatay ko patay na. Patay na si daddy, may utang pa rin binabayaran, pambihira. Kaya sabi ko, hindi pa pwede to. Kaya sabi ko, praise God, next month, in Jesus' name, tapos na, ayaw ko na talaga. At ito rin to, ayaw ko na rin magpautang, magbigay na lang ako. Halimbawa, sabihin ni Juan, halimbawa lang to, sabihin ni Brother Rinier, Pastor, pautang nga. Magkano? 1,000. O kunin mo lang itong tinderham sa iyo na yan. Ganun na lang ako ngayon, simula ngayon. Alam nyo na, huwag na kayong tatawag. Kasi kung 1,000 tinderhams, padala ko sa iyo, libre yun. Amen. Joke lang. No, siyempre ko, emergency. Pero ito po yun. Bakit ko sinasabi to? Kailangan maging wise ka ngayon. Kasi tignan mo, nagka-pandemic. Nganga ka. Diba? Sino yung umaamin na, Pastor? Nganga ako ngayon. Yung iba kasi mautak, aba, mamaya sa kanya na yung EBSBN, nakapangalan na, sa kanya na yung Starbucks, di ba? Kasi nga, pero please, please lang naman, mga kapatid, kaya ko binimessage to kasi ayaw ko na ang tagawaypan survival. Kung ano yung nakasurat sa Deuteronomy na we are the blessing not the curse, we are going up not going down, you are leader not a borrower, din kailangan mangyari sa atin yun. Pero kaya nangyayari talaga yan. Kasi hindi natin napapansin. Pero ito po ang sabihin ko sa inyo. Alam nyo ba, na pag nasa abroad ka, hindi mo namamalayan, uy, 3 years na pala ako ngayon. Asan si Juan? Ilang taong ka na ngayon dito, Brother Rinier, sa Dubai? 10 years po. Oh, grabe, 10 years na. Imagine. Ikaw, Brother Darwin, ilang taong ka na dito sa Dubai? Sir, 3 years po, 3 years. 3 years? O yan. Opo. Inaanak na Eric at Rhea, ilang taong ka na? 7 years. Dito na rin kayo tumaba. Okay, at least kahit paano. Okay. Eh, si Juan, si Ate Nina. Ate Nina, ilang taong ka na dito? Ate Nina, ilang taong ka? Ate Nina, Ate Natalie, ilang taong kayo dito sa Dubai? 3 years pa lang po, Pastor. 3 years? 15 years. Oh, may kaedad pala ako dito, 15 years. Ito ang tanong. Hindi na natin tatanungin kung may invest, may utang ka ba, patapos lang utang mo. Pero kayo na magtanong sa sarili nyo. Nabubuhay ba akong survival or nabubuhay ako na masagana ang buhay? Okay? Yan ang tanungin natin ngayon. Kasi, mula nung nag-isip ako, na talagang sabi ko, never na talaga. Talagang, kaya nga imagine, meron pang nag-u-offer sa akin. Wala na nga akong trabaho nun eh. Nag-u-offer yung dunya, nagpadala ng credit card na 40,000. Bakit? Ay, bakit ano? Ginunting ko nga. Pero alam nyo talaga, grabe talaga dito lalo sa bansa na to. Pero hayaan na natin yun. Kalimutan na natin. Kung ikaw man ay nabubuhay na survival, hindi natin nararanasan yung masaganang buhay. Nasa unang istansa ka sa John 10:10. Sa unang istansa sa John 10:10 sabi niya, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ito. Pag andyan ka sa unang istansa, wala kang kapayapaan. Yes, ang Panginoong Hesus nasa sa'yo. Pero wala kang kapayapaan. Dahil, alam nyo ba, na nagkukos
ng hiwalayan, nagkukos para mawala ka sa church, yung commitment mo. Nagkukos ng away, nagkukos ng para madali kang tumanda ay pera. Yan ang katotohanan eh. Bakit nasa abroad ka? Kasi gusto mo ng pera eh. Gusto mong tumulong eh. Alam mo, lahat ng galaw mo ngayon, pera. Okay? Kaya itong ituturo ko sa inyo, hindi po prosperity to. Prosperity. Ang ituturo ko to ngayon, para matauhan na dapat kung ano man ang i-adjust mo simula ngayon, kung ano yung nakita mong mali ko. Kasi kung bigyan ko kayo ng testimony, ako lang ha, pagtitestimonyan ko pa si Kwan dyan, si, alimbawa, si Brother G.R. San Pascual, Brother G.R. Aglano, may mga testimony din mga yan na may mga maling desisyon. Siguro magugulat kayo eh. Pero dahil wala tayong oras, ako na lang ang example ko. Alam niyo po sabi ko, grabe. Okay, andun na. Nabuhay tayo sa survival. Pero sino yung magde-decide simula ngayong gabi, hindi ka pwedeng maging survival? Sino yung umaamin dito na nasubukan mo na kapag third week na, wala na? Kaya ang sabi ko, napansin ko pag first week, grabe eh, grabe sa training eh. Always present pag first week eh, kasi may sahod eh. Talagang may kapayapaan eh. Tumatawa eh. Eh ngayon, at 25, nakasimangot kayo kasi wala pang sahod eh. O yan, tingnan nyo. Oh, tingnan yung buka nyo ngayon. Kasi nga, nako, 5 days na lang. Binibilang mo yung 5 days eh. Umaasa ka sa sahod mo every end of the month. Hindi dapat. Kahit walang sahod ngayon, alam mo na meron kang pera sa account mo. Di ba? Alam mo na meron kang 10,000 dirhams doon na kahit walang sahod pa, kahit madelay, eh, lalo na pag matagal ka. Baka sabihin niyo, Pastor, hindi mo lang kasi alam sitwasyon ko eh. Alam mo, Pastor, sa totoo lang, ako lahat kasi, ako lahat bumubuhay. Eh, yun na nga ang problema eh. Bakit ka nagiging Superman? Yun ang problema. Hindi dapat lahat iasa sa'yo. Dapat, ikaw yung nasa abroad. Dapat meron kang tinatabi para sa'yo. Kasi kung umuwi ka sa Pilipinas, nakakalungkot, maraming umuwi. 1 week, sige ah. 1 week, may pera pa eh. 2 weeks, 3 weeks, ah, bahala ka na sa buhay mo kasi wala pera eh. Napansin niyo po, pag mag-uwi kayo galing Pilipinas, ay galing dito, uuwi kayo magbabakasyon, grabe ah. Talagang pinapayungan pa kayo. Eh, wait, parang payungan. Minamasahe pa kayo. Di ba? May natatawa eh, hindi nyo makontrol kasi totoo eh. Pero sa totoo lang, after 1 month, lalo na kung hindi ka na babalik, hindi ka na mag-abroad, ba't nandito ka pa? Just imagine po, may kakilala ko, yung mga anak nila, yung nanay at tatay nasa abroad 20 years mahigit, nag-istidon yung nanay at tatay ng 2 months na. Sabi ng mga anak, ba't hindi na kayo bumabalik sa abroad? Ano nang pera natin? Imagine yun na mentality ng tao. Ibig sabihin, pag hindi na bumalik, wala na. So paano? Kung 20 years nga, uuwi ka, hindi ka na babalik. Alam mo, matagal ko na sanang ituro to. Tinatimingan ko lang na matapos ang dapat matapos sa akin. Para magandang halimbawa naman, hindi ko mapigilan. Eh di bali, next month, last na talaga. Close na lahat. Oh. Sabi ko nga, Lord, just imagine, nagbabayad ako ng 1.8 sa kabila, 1.6 sa kabila. Imagine yung 3-4 monthly. That is like 45,000 piso monthly na wawala na sa saya. Iba pa yung mga utang ko sa mga iba-iba, pero at least lahat ng utang ko sa ibang tao, close na rin. Sabi ko, ayaw ko na magpastor na may utang para maituro ko. E ngayon, nai-excite kasi ako kasi nakikita ko ang daming nagiging survival eh. Imagine po. O punta ka dito. Pastor, wala akong pang taxi. Ha? Imagine pang taxi, wala. E nasa abroad ka, 5 years ka. Ibig sabihin, wala kang savings. E ngayon, simula ngayon, kailangan maging utak, langgam ka. Alam mo, ito, makinig ha. Ituloy po natin sa langgam. Ang langgam, walang leader, walang pastor, walang nanay.
pero marunong mag-ipon. Ikaw, may pastor ka na nga. May sin leader ka. Wala pa rin. Pambihira. At nakasimangot ang lahat. Sino may natututunan dito? Please lang. Simula ngayon, sino po dito yung Superman? Yung pinapadala lahat sa Pilipinas. Okay lang, kahit Wonderham na matira, wala. Basta mabuhay kayo dyan. Basta nakikita kong lechon ng ulam nyo kahit itlog lang sa akin, idiwaw. Saka iyak-iyak. Inagka-COVID ngayon. Wala kang trabaho. Bakit hindi ka nagpapadala? Wala akong trabaho, nay. Wala akong trabaho dito. Ay, wala akong pakialam. Kailangan magpadala ka. Ayun. Yun na. Lalong walang kapayapaan. Alam nyo, mga kapatid, makinig po ah. Ang dami talagang survival. Sino po dito yung waamin na pastor sa totoo lang hanggang ngayon survival ako? Taas ang amin. O yung iba hindi na survival. Yung hindi nagtaas, tignan nyo po para at least na alam na natin sinong lapitan natin kung sakali. Joke. Okay. Yan. Praise God. Alam nyo, wala namang issue dyan kasi galing tayo dyan eh. Kaya ako sinasabi to kasi galing ako dyan eh. At ayaw ko na maulit. Kasi imagine 2006 andito ako. O Ate Nina, 2006 andito ka na rin, no? At saka yung iba. Eh, I believe na kung tayo may mga maling decision nun, i-meditate po natin sa Proverbs 6 verse 6 onwards. Hanggang lahat yung Proverbs, yung sa, about sa ants. Imagine yung ants na yun. Talagang mautak wise. So ngayon, mga kapatid, as we go on, ang reason pala, kaya ang isang tao walang kapayapaan dahil hindi siya marunong mag-manage. Okay? If you know how to manage your financial, that explains everything. Kaya nga, tignan nyo ah. Bro, bakit wala ka? Problema ako sa financial, pastor. Siyempre, wala nang kapayapaan yun. Tapos hindi pa magsisimba. Alam nyo, sabi ko kanina, ang reason, one of the reason kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa, pera. One of the reason bakit nawawala ang isang membro sa church, pera. One of the reason bakit nanghihina ang isang membro sa kon, pera. Lahat po yan eh. Subukan mo na maging spiritual lahat. I-spiritualize mo lahat. I-spiritualize mo verse lahat. Diba? Imagine isang pastor, puros spirit, puros may awang Diyos. Diba? Pupunta ako sa Pilipinas, wala akong pera. Ay, pag-pray na lang kita, sabihin ko sa flight attendant. Hindi pwedeng ganun. Kailangan talaga dito balance. Amen? So, sino po yung nagsasabi dito na, Pastor, gusto ko na hindi ako maging survivor. Gusto ko na ako po'y maging blessing. Amen? So, sabi niya dito, sa basahin ko lang dito sa kwan, sa sinong may kwan dyan? May Tagalog sa Proverbs 6-7. Tagalog. Proverbs 6 verse 7. Sino may Tagalog? Proverbs 6 verse 7. Ayan. Okay. Kung walang Tagalog, uulitin ko. Gusto ko kasi itagalog itong Proverbs 6-7 eh. Sana yun? Meron ba? May Tagalog? Michael, wala kang Tagalog dyan. O yan, Eric, go! Proverbs 6-7. Kahit sila'y walang pinunong, sa kanila'y naguutos. Walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Okay, ito. Kaya ko, kwan sa Tagalog, kasi gusto kong diinan to eh. Huh? Walang pinuno. Ito ah, makinig dito. Alam nyo ba na ang isang tao na walang nag-a-advise, lalo na pag hindi believer, tapos nakita mo
na marunong mag-impo, nakita mo naging successful, nakuha niya yung utak ng langgam. Ngayong gabi, sa lahat ng taga-Waipan, lahat ng leaders, lahat ng membro, let us meditate po, ano ang gaano ka-wise ang isang ants or ang isang langgam. Kasi nibble ng isang langgam ay nag-struggle. Pagbasahin mo yan, in fact, kahit na sa pupunta ka sa mga ibang books, may mga kwento ang ants eh. Yan talaga ay kahit maghirap lahat, ang ants daw ang magsusurvive. Just imagine po yun. Tayo, meron tayong Panginoong Hesus, we have the Holy Spirit. Of course, once that you have, we have the Word of God, of course, magkakaroon na tayo ng wisdom and knowledge eh. Tapos maidagdag pa yung pastor mo, na leader mo. So ako, bilang isang leader, hindi po ako natatakot, hindi po ako nahihiya na ituturo to kasi it's for your own good. Okay? At the end of the day, we cannot compromise the Word of God. Kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yun eh. E minsan kasi may mga pastor na baka kasi ma-misinterpret, di bali po. E ayaw ko na one day, gusto ko na kayo, makikita ko na talagang magkita man tayo dyan sa labas, magkita, hindi yung parang, ano ba, alam mo yung pagkakain tayo sa 5-star, hindi ka napapawaw. Yung talagang normal na sa'yo yun. Yun ang gusto ko pong puntuhin. Alam mo yung pagpunta mo sa langit, hindi ka na napapawaw kasi dito pa lang sa langit, na-experience mo na yung kasaganaan. Kasi yung kasaganaan sa langit, pwede mong experience yung kasaganaan sa langit dito sa lupa. Nakukuha nyo? Para pagpunta ka sa langit, hindi ka na napapawaw. Meron daw isang believer, kwento lang naman to, namatay daw, ang daming gold. Kinuha daw yung isang gold niya favorite. Pagpasok daw sa langit eh. Sabi daw ni Peter eh, oh, bakit may gold? Hindi, favorite ko to eh. Pagpasok daw sa langit, puros gold eh. Oh, anong pinupunto ko dito? Kapatid, nakakalungkot kasi kakain ka dun sa eat all you can. Oh, magkano yan? Oh, sa ano yung Isyana Hotel, dun sa Dera, yung merong 120 dirhams nun. Grabe, may pakainin ako. Parang grabe. Napapawaw. Sa sobrang naamis, ang daming kinain na impacho eh. Bakit ganun? Kasi utak survival eh. Alam mo talagang, come on. Dapat ikaw mismo, kasi anak ka ng Diyos, masagana ang buhay, kahit saan ka pumunta, eh ito nga, ito, makinig dito. Imagine may mga amo ako. Nagtatrabaho ako sa American, sa Hilton Norton noon. Mga amo ko ha, nagsasabon ng 70, 80,000, 60,000. ATS yun, di naniniwala sa Diyos. Kakain kami dun sa Yas Island. Grabe yung pagkain lang na, alam mo yung mga, kwan, babayaran ng 300, 400 per head. Ako naman, sayang na sayang. Kasi utak survival ako eh. Sila hindi. Masagana ang buhay nila. Ang gusto ko, eh, ang mga yun, ATS, bakit tayo hindi natin ma-experience yun? Dapat kung kakain tayo, sige lang, order ka ng order. Hindi yung, oh, budget lang ha, isang chai, half chai, friend, half chai, ano ba yan? Amen! Sino po yung may natutunan? Oo nga, ano? Kaya nga, please lang, gusto ko na ang maiproduce kahit saan ka pumunta, lalo sa mga leader, mga wife and members, na simula ngayon, hindi ka utak survival. Yung talagang, kasi pag utak survival ka, walang kapayapaan doon, pare. Maniwala ka. Maniwala ka sa akin. Walang kapayapaan sa isang utak survival. How many people magluluto ng sinigang, hahatiin pa yung talong, hahatiin yung kamatis, ilalagay doon sa rib. Tapos iluluto after 2 days, sira na. Sige pa rin, pwede pa yan. Yung sumakit ang tiyan na hospital, lalong lumala. Alam mo yung mga ganon? Dapat yung talagang, sabi mo, nasa Bible eh. Masaganang buhay. How many people, how many Christians, so John 10:10, na talagang ninanakaw.
The enemy comes to the enemy, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Amen. So, may oras pa tayo. Meron po akong tanong ngayon. Okay? So, meron akong ipipick up. Meron akong tatanungin. Brother Michael, mag-unmute ka. Okay? Kasama ko to kanina eh. Kumain kami doon sa ano yun, sa Rotana Hotel. Grabe yung burger mo eh. Kala mo ibubulsa mo pa yung ketchup bro eh. Oh sige, grabe. Oh, kumusta ang buhay mo bilang isang believer, bilang nasa abroad ng ilang taon? Anong natutunan mo ngayon? Hindi po madali, Pastor, ang nasa abroad at nakakalungkot kasi pataw dun. Sa katotohanan, 4 years na ako dito. Wala pang ipon. Ayun. Sinasabi ko. So, anong, in short, survival? Opo. Hmm. Okay. What to do? Pwede pa bang magtanong kahit isa? Pwede kong tanungin si Juan, Sis RB. Tawa ng tawa. Sis RB, go, go, go. Balita ko, kinilig ka daw kagabi, no? Malis kami, ah. Joke. Okay, Sis RB, go. Ano po yung tanong niyo, Pastor? Naku, nakikinig ka ba? Kumusta ang, okay, ang tanong ko, anong natututunan mo sa mensahe ngayon? At ano pwede mong mai- alam mo na, o experience. Ano po kasi, baon po ako sa utang dati. Okay. Ang hirap po nga, no? Yung parang bigla ka nalang manghihina, tama yung sabi ni Pastor. Yung parang malakas nga yung immune system mo, pero pag wala kang pera, bigla ka nanghihina. Ayan. So, kung ako sa inyo po, yung tithes nyo po, dun po kayo ano kumapit. Siyempre, after that tithes, yung pera nyo, kailangan nyo i-manage ng maayos. Tingnan nyo, make it sure that, meron kayo natatabi. First, syempre, sa sarili nyo, then after that, padala. Tapos, syempre, yung mga expenses nyo na sa bahay and everything. Tapos, kung ano yung alam nyong makakatulong talaga sa inyo, yung kailangan nyo lang, ayun lang yung gastusan nyo. Pero yung hindi nyo kailangan, huwag nyo nang bilhin. Utang na loob. Oh, yeah. Nagalit na. Okay, yan. Okay, doon ako, doon. Okay, yon, ituloy ko na yon. Sabi niya, kung ano, kailangan yung need mo, hindi yung want mo. Okay, nababanggit naman natin yan. Ngayon, ako noon kasi, bili ako ng bili. Nabibigyan na nga ako, bili pa rin ng bili, pero natauhan na ako. Minsan ang isang problema natin, alam mo lalo na pagkuhan, madali tayong matempe. Pero meron po akong i-share na ito po'y napakinggan ko sa mga nagtuturo about sa financial. Dapat 70-20-10. 10% kay Lord, 20% yung sa kailangan magtabi kasi 20% magagastusin mo in general na yon. Pwede mo rin namang 60, 30, 10 or nasa sayo na yan. Pero bakit natin inaaral to? Kasi habang nakakausap ko ang isa't isa, habang tumatagal, sabi ko, Lord, nakita ko yung mga ibang pastor, tinuturo talaga nila eh. In fact, wala pa ngang verse eh, talagang direkta na eh. Eh ngayon, ginamitan ko po kayo ng verse para sabihin, para wala kayong masabi, baka sabihin niyo training to about pera. Pero sino po dito yung nagsasabing, Pastor, marami akong nare-realize, di ba? Alam mo yung sino nagsasabi dito na Pastor, simula ngayon, ayaw kong maging Superman. Ibig sabihin, yung talagang ibuhos mula sa Pilipinas. Wala namang masama, pero imagine mayroong isang kapatid nasa Saudi. Grabe, 4 years sa Saudi. Ang sahod niya is 7,000 riyals ba yun? Riyals? 7,000 riyals. Grabe, umuwi. Umuwi siya pare.
na ipadala niya lahat sa kapatid niya, pamangkin niya, relatives niya, umuwi, walang wala. Ngayon, hindi pinapansin. Ngayon, mag-a-apply sa ibang bansa. Eh, hindi naman pwedeng mag-apply ngayon kasi ang nurse, hinaharang. Ang dami niya nare-realize. Sabi ko, sis, oh, I wish na kwan, ganito ganyan kako. Pero, ang isang alimbawa ko rin, yung ate ko, si Ate Duna. Dati grabe yun, yung ate ko na yun. Nasa Saudi rin, dentist din yun. Grabe din yun. Pero natauhan. So, sino po dito yung mga superman sa family? Taas ang kamay. Yung lahat binubuhos. Pinapadala lahat. Kahit Tinder yams, hindi nagtatabi sa kanya. Yan, yan. Ang dami nyo pala. Oh, naku po, kapatid. Huwag nyo idahilan na pastor kasi ang sahod ko 1.5 lang. Come on. Yung 1.5 na yan, hindi ba pwedeng, wala ka bang karapatan na magtabi ng 100 para sa'yo eh, ikaw nagtatrabaho? Wala ka bang karapatan? Kung ikaw nagsasahod ng 2.5, hindi ka ba makapagtabi ng 200 para sa'yo? Wala ka bang karapatan? Sinong nagsabi doon? Sige nga, ipakita nyo sa akin sa Bible, sinong nagsabi na wala kang karapatan? Ikaw nagtatrabaho. Kasi nga ikaw, nalinlang ka ng kaaway. Yun ang sinasabi ko eh. Minsan, may discernment kayo. Nililin lang kayo. Nagagamit yung emotion nyo. Sige, itulong ko lahat sa family ko. Tapos, madali pa kayong mautangan. Madali pa kayong, nako, minsan, please control your emotion. Kaya minsan, yung mga ibang tao, napipike, na, ay nako naman. How many people experience here yung nautangan, hindi na nagbayad? Sino taas ang kamay yung nagpautang, hindi na nabayaran? Oh, ayan. Mm. Andito ba yung nangutang sa inyo? Andito ba? Singilin ko na ngayon. Joke lang. Yun nga ang problema eh. Imagine. Sabi ko nga, kung kuwintahin ko yung pinautang ko, simula nag-start ako ng church 2013, akalain mo dun sa DIP 2013, 2014, magpapautang ako para lang magsimba sila. Pambira, yun pa yung dahilan na hindi na sila magpakita kasi walang pambayad. Sabi ko, kung kuwintahin ko, siguro 100,000 dirhams na rin yun lang. 1.4 million na rin yun. Sasakit lang ulo ko, iiyak lang ako, hinayaan ko na lang. Pero, Katangahan ko eh. Akala ko yun yung way para magsimba sila. Yun pala yung way para umalis sila. Kasi siyempre, iiwasan ka na. Kaya nga ito, makinig dito as I close. Dito sa church, bawal ang utangan. Nakakasira ng fellowship yan. Alam niyo po, may simbahan po sa Abu Dhabi. Nauubos ang membro. Hindi ko na pabanggitin kung anong church yun. Nauubos ang membro. Iyon pala yung isang leader. Inuutangan lahat ng mga kapatiran tapos di pinabayaran, di natisod. Kaya, I believe na kung isa kang Kristiyano at nag-o-obey, nagiging faithful ka, never na mangutang ka. Kung mangutang ka man, dahil emergency talaga, ibang usapan yon. Minsan normal yan eh. Walang issue doon. Pero yung, grabe, may isang kapatid. Pero praise God, wala na dito. Grabe, inutangan lahat. Ilan yung inutangan? 17 na kapatiran, Brother Darwin. Alam mo yun? Grabe, nilista ko, bro. 17. Iwan ko, baka may nabiktima pa. Please lang. Ang isang anak ng Diyos, pag sinabi sa Deuteronomy, you are the lender, not a borrower. Ibig sabihin, pwede palang magpautang kasi you are the lender, not the borrower eh. Pero ang point ko dito, dapat. Discernment naman. Kasi kayo, mas dali kayo maawa, drinamahan ka lang, bigay agad. Tapos sinamahan pa ng iyak. Yun pala, style niya lang yun. Kasi nga wala kang discernment. O sino may natututunan dito ngayon? O sino dito yung magsasabi na pastor? Simula ngayon, di ba? Kahit ang sahod ko 2,000, magtabi na ako ng 200 kahit anong mangyari para sa sarili ko. Amen, amen. Di, huwag ka masyado superman. Ikaw talagang wala. Yan na nga lang. Kasi yung iba, o sige na. Yung, minsan kasi may mga relatives tayo sa Pilipinas. Oh, yung
yung pamangkin ko, yung pinsan ko nasa abroad. Grabe. Pag sinabing abroad sa Pilipinas, milyonaryo na. Ikaw naman, di mo na. One day, nagka-pandemic, ikaw nang kawawa ngayon. I won't mention names. Hindi lang iisa ang umuwi. Meron pang dalawa umuwi. Walang-wala talaga. Yung umuwi na walang trabaho, ibang usapan. Pero may umuwi talaga, may trabaho na walang lang, pero matagal na sa Dubai. Yung isa 2 years, yung isa 5 years. Umuwi wala. Kasi nga, hindi nagtabi ng sarili niya. Kaya sabi ko, kung 5,000 patas ang sahod mo, imposible na hindi ka makapagtabi ng 500 monthly para sa sarili mo. Amen? Ayaw ko nang tatanungin kung ano yung sarili nyo. Malalaman pa nila yung mga sahod nyo. Yung iba dyan, magbe-20 mil na. Amen? Uy, 20 mil. Dapat, kapatid, sino yung gusto magsahod ng 20,000? Tas ang kamay. Yung iba, kasi utak, survival, 1.5 nga lang eh. Diba? Alam mo lang, imposible sa Panginoon. But anyways, ayaw ko na ituloy. Sana may natutunan kayo na ang kapayapaan, totoo po yan pag tinanggap mo ang Panginoong Isos. Pero nasa sayo, paano mo i-balance ang buhay mo? Hindi dahil nakalagay doon, ang kapayapaan ay nung natanggap mo ang Panginoong Isos. Totoo po yun. Pero kailangan din, alam mo paano i-balance ang buhay mo, ang salita ng Diyos. Kasi, for how many years, naging survival ang utak ko. At ayaw ko na mangyari sa inyo. Imagine, 15 years ako. Siguro, na-experience ko lang yung talagang for the past 13 to 14 years, survival ako eh. Grabe. Naiiyak nga ako pag iniisip ko yun eh. Parang, kung iisipin ko rin naman, lalo akong maiiyak eh. E de, listen, learn na lang. Pero, di ba lagi kong sinasabi, kung ang ninakaw ng kaaway, 14 years, 10 years, pwedeng ibalik ni Lord ng segundo yan. So, ganun din sa inyo. Huwag nyo nang isipin yung mga pagkakamali nyo. Simula ngayon. Sino dito yung walang trabaho? Taas ang kamay. Taas ang kamay yung walang trabaho. Inaanak na Ria. Taas ang kamay. Si inaanak na Ria lang walang trabaho dito, ano? Lahat kayo dito may trabaho. Okay. Ay, si Michelle. Si Jonas. Si Edsel. Bro, o Randy. Apat. Brother Randy. Yan, Brother Randy. Si Maria. Okay lang yan. Kahit wala ang trabaho, darating mga pagpapala mo, sunod-sunod yan. Okay. 5. O, 6. Karamihan dito may trabaho, praise God. Please lang. Kung hindi nyo nagagawa yung sinasabi ko, aside sa faithfulness nyo, aside sa, number one, yun ang hindi nyo gagawin. Dapat talaga maging faithfulness kayo. Number two, para sa sarili. Ilagay nyo, isulat nyo sa noo nyo, para sa sarili. Lagay nyo diyan para hindi nyo makalimutan. Para magbusalamin kayo bukas, o yung para sa sarili. Di ba? Kasi, okay. So yun po mga kapatid. And of course, not your wants, but your need. No? Importante talaga din yun. Maging mautak tayo kagaya ng langgam. So lahat ng sin leader, maiwan po. Okay? At mag-uusap tayo para sa, kasi sa October 30, 29, Thursday, holiday.